Magandang buhay! Ako po si Vergil Silan at welcome po sa ating daily devotional sharing hatid sa atin ng Living Epistle, Metro Manila Satellite Church. Bago tayo mag-umpisa, manalangin tayo. Panginoon, patuloy ka naming pinupuri at dinadakila sa oras na ito. Panginoon, kami nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkakasala na aming nagagawa sa araw-araw, Panginoon. Buksan niyo po ang aming isipan, ang aming puso nang sa ganon ay maunawaan namin, maintindihan namin ang iyong salita. Panginoon, ikaw po ang manguna, ikaw po ang maghari sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Malaya kang kumilos sa bawat puso ng mga taong makakanood ng video na ito. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang tema po na ating pag-uusapan sa devotional ngayon is unity. Unity is absolutely essential. Kahit sa ibang tao, kahit sa ibang bagay, napakamahalaga ng unity. Basahin po natin sa John 17 verse 11. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. Nagsasalita po dito, nananalangin po dito ay ang ating Panginoong Jesus. So, kinakausap niya ang Diyos Ama at panalangin niya na maging isa ang mga tao at ang mga mananampalataya sa Kanya. So, makikita natin, obviously, unity is important to the Lord. At anumang mahalaga sa Panginoon ay dapat ding mahalaga sa atin. Person, human body cannot be disunited with himself or herself. Same with church, with other believers. Church must be united. We must be united. We must be in harmony. We must be in one spirit. Kahit sa anumang panig ng mundo, dapat ang lahat ng mga believers ay nagkakaisa. Church must be represented as one. Lagi po nating tatandaan, kung ang unity ay mahalaga sa ating Panginoon, dapat mahalaga rin po sa atin ang pagkakaisa, ang pagiging isa. Church, kung tayo po mismo ay hindi united sa isa't isa, mahihirapan tayong i-encourage, mahihirapan tayong akayin ang mga tao para magkaisa. Dapat tayo po muna, mga believers, mga leaders, ng magkaisa. Let's pray. Panginoon, salamat Panginoon dahil pinakita mo sa amin yung kahalagahan ng unity, ng pagkakaisa, ng pagtutulungan, ng cooperation. Salamat Panginoon dahil ikaw po mismo ang una na naging modelo ng pagbibigay ng halaga sa pagkakaisa. Panginoon, turuan mo kami, tulungan mo kami Panginoon na makiisa Panginoon, lalong-lalo na sa church na aming kinabibilangan. Panginoon, higit sa lahat, turuan niyo rin kami, Panginoon, na makiisa, Panginoon, sa iyo, sa mga gawain mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Apart from this purpose, apart from the ministry na pinapagawa mo, wala kaming ibang magagawa, Panginoon. Sa iyo lang kami babalik at babalik. Panginoon, salamat po. Pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Before we end, I would like to invite all of you to please join us as we celebrate God's goodness every Sunday at 2 p.m. Please watch our live streaming, invite friends, and be blessed. If you want more, please do follow us on our Facebook page. And also, please subscribe to our YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell for more video updates. Thank you and God bless.